ano. Kasama rin pala natin ngayon si Stephanie Cross, no. Nandiyan sa ating live stream, no. Stephanie. All right, salamat po sa Panginoon, and we continue our study about the book of James, you know. And dito po tayo sa book chapter 3 ng book of James in beginning 13 and 18. Yan. Dito po tayo nag tapos, no. The last two Wednesday ago, ano, ay napag-aral natin ang datang. Anong yung datang na yun? The power of the tongue. The power of the tongue is has the power to direct, to destroy. Ano pang isa? No? Basta mga letter D yan. No? So, dito po tayo sa verse 13 hanggang 18. We study this kung ano ang pinag-usapan dito ni James. No? Ang salita nating babasahin ang verse 13 and 18 in chapter 3. Ang sabi ng verse 13, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of good conversation his works with meekness of wisdom. But ye have bitter envying and strife in your hearts. Glory not and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and evil work. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Okay, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos sa masalangit, salamat Panginoon sa salita ninyo na aming nabasa. Pagpalain mo po, O Diyos, sa masalita ninyo na aming pag-aralan ngayon. Holy Spirit, give us wisdom and power, understanding. And Holy Spirit, speak to us through your words, Panginoon. Help the servant of God. I'm nothing, O God, kung wala po kayo. And help me, O God. I need your power and wisdom. And make me a blessing tonight, O God. And alayin ko, Diyos, ikaw po magpapala mula sa inyong mga salita sa bawat pamilya, bawat tahanan, and bawat individual na mga nakikinig ngayon. Dalayin ko, Panginoon, maging blessing po ngayong gabi ang inyong mga salita. Linisin maming puso, maging malinis kaming sidlan. At upang ang salita ninyo, Diyos, ay makapasok, Panginoon, sa aming mga puso at isipan. At ipamuhay namin, Panginoon, ang inyong mga salita. Patawad, ano man ang nagawa namin kasalanan, linisin maming puso, ano mong karamihan, sa isip, salita at sa gawa, patawad po, Panginoon. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, salamat po sa Panginoon. No? Ay, dito natin pag-aralan ang title ng mensahe natin ngayon ay The Wise Man and the Foolish Man. No? The wise man and the foolish man. Yan. Makita natin ano? If we notice in verse 13, James is asking question or making inquiry, no? Ang sabi dito ng verse 13, who is a wise man and endued with knowledge among you? Amen. This is a question, no? Sabi ni James, sino po ang mga marurunong at matatalino? Oo. Dito, ano? At sabi niya, let them show out of a good conversation. No, sabi ni James, let him show out of a good conversation. No. Sino po ang maalam, no, sa salita ng Diyos, wisdom? We are wise. Who is the wise man? Ipakita ninyo, kung kayo ay marunong at maalam sa salita ng Diyos, sabi niya, dapat ay makita. Let him show out of good conversation.
Amen. Dapat, no, makikita ang Kristiyanong marunong at maalam sa salita ng Diyos ay makikita sa kanyang buhay. Yan ang ibig sabihin ng conversation. Conversation means the lifestyle. Lifestyle. Ibig sabihin yan ang buhay natin, kapatid. Sa makatawid, ang taong marunong, wise men, ay makikita sa buhay, sa ating buhay, araw-araw na buhay natin, kapatid. No? Yan po, no? Makikita sa ating buhay. No? Makita ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Makita sa ating mga gawa. Yan po, no? Yan ang sabi ni James. Makita sa ating gawa. Yan po ang maalam na Kristiyano, matalinong Kristiyano, marunong. Yan. Makita sa kanyang buhay. Oo. Ang sabi ni James, ano po, no? In verse 13, let him show out of a good conversation. Oo. Makita sa kanyang buhay. Ano? Ano ang kanyang ginagawa? Ano ang kanyang buhay? Ano ang makita sa kanyang buhay? Ang sabi diyan, his work with meekness of wisdom. Yan. Maliwanag, ano? Unti-unti binubuksan ni James kung sino ang wise man and foolish man. No? Siya po ay nagtatanong sa sino ba ang wise man? No. Dito. Yan. At pinaliwanag niya rin ang isang taong matalino, wise man. Ano ang kanyang mga gawa? Ang sabi diyan, his works with meekness of wisdom. Amen? Ibig sabihin, kapatid, meekness of wisdom. Ano yung meekness? Sa Tagalog, marunong magpakumbaba. Yan. Oo. Ibig sabihin, ang taong wise ay taong humble. Wise is humble. Yan. Yan ang kaparis. Wise is humble. Oo. So, ang wise, the reciprocal of wise is fool, mangmang, foolish man. Yan. Oh. Sabi rito, ang marurunong ay very humble. Ay ang kabila, ang kabiligtaran ng wise man ay foolish man. So, ibig sabihin, ang foolish man ay maliwanag na mayabang. Yan, ang kabaligtaran. Mayabang, mapagmalaki. Yan. Yan po. Ang mangmang ay mapagmataas, mapagyabang. Yan po. Kaya pag makita ka ng isang mayabang na tao na Kristiyano, ibig sabihin ni James, yan po ay isang mangmang. Aba, mangmang. Oo. Sa Bisaya, buang-buang. Oo. Medyo naglumala lang konti. Yan po ang sinasabi ni James. Oo. Yung marunong, marunong siya magpakumbaba. Ang mangmang ay mayabang, mapagmataas. Oo. Kaya yun, ano? Kaya hindi maganda ang mayabang. Amen? Ang sabi, anong sabi ng Proverbs 14? Proverbs 14 verse 3. Tingnan natin, ano? Iramin mo natin, no? 14 verse 3. Buksan natin. Proverbs 14:3. Anong sabi dyan? Proverbs 14:3. In the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them.
Amen. Makita natin ano ang bibig ng mayabang. Puno ng kamangmangan. Puno ng yabang. Amen. Ibig sabihin, ang taong mayabang masyadong mabukal. Oo. Madali kang mapaniwala. For the lips of the wise shall preserve them. Preserve them. Ano ibig sabihin ng preserve? Tahimik lang. Hindi siya basta-basta nagsasalita. No, kapatid, yan ang taong wise. No? Ang taong mangmang, sabi ni the lips, the mouth of the foolish is a rod. Punong-puno ng yabang at kapalaluan. Yan ay ibig sabihin ng rod, kapalaluan. Yan. Oo. Kaya, puno yan ng kapalaluan at puno yan ng kasiraan, kapatid. Totoo po, ano, si, ang Biblia talaga ay tama. Proverbs 18. No? Masisira ka pag ikaw ay isang mayabang. Proverbs 16:18, no? Ang sabi diyan, pride goeth before destruction and haughty spirit before a fall. Amen. No, pag nagsimula na ang isang tao, ang isang Kristiyano na magyabang, doon na magsimula na siya ang kasiraan. Amen. Ibig sabihin, nakakasira ang taong mayabang. Amen. Kaya ang taong mayabang, hindi yan tatagal sa gawain ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos ng mayabang. At ang mayabang, ay isang araw ay aalisin niya ng Diyos. Oo. Hindi ang pastor ang magalis, kundi ang Diyos mismo ang magalis. Oo. Sa mayabang. Oo. Kaya, pag may mayabang sa gawain, masisira ang gawain ng Diyos. Amen? Yan. Ang dala ng yabang ay kasiraan. No. Ano pa? In Proverbs 29:23, ano? Alam mo ba ang Book of James is counterpart, no? Kasing Book of Proverbs 29 verse ano yan? 23. Ano? A man's pride shall bring him low, but honor shall hold the humble in spirit. Amen. Oh, pride. Ano ang dala ng pride? Ano ang dala ng yabang? Ibabagsak ka. Amen. Oh, pag mamagmataas ka, nako, matindi ang pagbagsak niyan. No? Galing sa taas. Amen? Ibabagsak ka ng Diyos. Ibababa ka ng Diyos. Kaya yun, mga kapatid. No? Sabi ng verse 29 verse 18. Ay, siya ba? Tama ba? 29:23. But honor shall uphold the humble in spirit. Amen? Ang mga pinopromote, ang tinataas ng Diyos, ay yung mga taong humble in spirit. Amen? Kaya hindi na natin kailangan magkaroon ng tayo ng self-promotion. Hayaan natin ang Diyos mag-promote sa atin. Kung alam ng Diyos, marunong ka, magaling ka, ipopromote ka ng Diyos. Kung alam natin na tayo ay marunong, magaling, ay dapat ang attitude natin ay tayo ay isang taong mapakumbaba, humble in spirit. Kasi ang humble in spirit, yan ang pinopromote ng Diyos. Yan ang tinataas ng Diyos. Ang binabagsak ng Diyos, yung taong mapagmataas. Yan, kapatid. No. Ngayon, kapatid, no? Kaya, hindi tayo pwedeng magyabang. No? Ah, ako kasi ay magaling. Ako ang ano dyan. Ako ang sikat dyan. No? Hindi po pwede.
Amen? Hindi tayo pwedeng magmataas. Amen? Lagi po yan ay example ni Dr. Ed. No? Yung pagong. Yan. Yung pagong na nasa taas ng poste. Pag nakakita kayo ng pagong nasa taas ng poste, aba, hindi kaya ng pagong umakyat sa poste. Napakataas niyan. Ibig sabihin, may naglagay dyan. May naglagay ng pagong sa taas ng poste. Kapatid. Yan ibig sabihin, kapatid. Kaya, hindi tayo pwedeng magmataas. Praise God kung ikaw ay inilagay ng Diyos sa taas. Pinagyaman ka, pinagpala ka, pinopromote ka, may naglagay sa iyo dyan. At wala nang iba kundi Diyos. No. Kaya hindi tayo pwede magyabang kung anong mayroon sa atin, kapatid. No. Kasi kung tayo magyabang, mapahiya tayo. Sabi ni Solomon, I mean, karamihan ng mga taong mayabang, napahiya. Sabi ng Proverbs 11 verse 2, Proverbs 11 verse 2, ano? Introduction pa lang natin ito, no? Proverbs 11 verse 2. Ang mangmang at maalam. Yan, Proverbs 11 verse 2. Why, when pride cometh, then cometh shame. But with the lowly is wisdom. Yan makita natin, lowly is wisdom. Ang taong magpakumbaba ay taong maalam. Sabi ni James, meekness. May hawig no sila? Meekness with wisdom. Ito naman kay Solomon, lowly is wisdom. Ano ang mangyari pag tayo may pride? Kamangmangan. Kasi ang kamangmangan ay ang dulo niyan ay kahihiyan. Yan. When pride commit, naku po, pag dumating na sa atin ang kayabangan, yun po, ang kasunod niyan ay kahihiyan. Amen? Nakakatakot. Amen? Nakakatakot. No. Kaya yun. Kaya, ang tunay na marunong ay marunong magpakumbaba. Yan po. Very meekness, sabi ni Solomon, humble. Amen. Ang kabaliktaran, kapatid, ay fool is, the fool is pride. So, makita natin, kapatid, dito, there are two kinds of believers here which James emphasized. The wise and the fool. The wise men and the foolish men. Yan po. So the question tonight, saan po tayo sa dalawang yan? Amen. At pakinggan natin ang paliwanag ni James. Amen. Oo. Ang marunong ay mapagpakumbaba. Amen? Kaya yun, no? Humble. Kaya ang pangalan ni Paul, Paul means humble. Amen? Dust. Ibig sabihin, dust. Ay, ang dating pangalan ni Paul ay Saul. Saul means proud. Mayabang si Pablo. Pero nung siya ay nakilala sa Panginoon, nagkaroon siya ng wisdom, ay nagkaroon siya ng humility. Oo. Yan po ang ugali ng tunay na Kristiyano na binago. Siya ay humble. The more God bless, the more he humble. Amen? Yan ang ugali dapat, no, ng mananampalataya. Pero ang ugali ng hindi mananampalataya, mayabang. Oh, mapagmataas. Kung sa Bisaya, hambog, hambog. Kaya dalawa lang, humble o hambog. Dalawa lang po ang piliin natin. Yan. Sa dapat, mga kapatid, hindi dapat mawala sa atin ang pride. Iyabang. Kasi masisira lang tayo, mapahiya lang tayo, kapatid. Oo. Kaya,
Wala naman tayong ipagyabang. Amen. We need to remember that we are, sabi ni James sa James 4:14, we are vapor. Tayo ay isang singaw. Singaw lang. Amen. Nan. Sabi naman ng Book of Genesis na sinulat ni Moses. Si Moses ba nagsulat ano? Ng Genesis. We are dust. We came from the dust. Eh wala tayong ipagyabang. Bakit? Alabok lang tayo. Ang alabok ay marupok. Amen. Hindi tayo pwedeng magmalaki, kapatid. Yan nga sabi ni James. Oo. Sino ang wise man? Ang kabaliktaran ay foolish man. At ang sabi ni James, ipakita ko sa inyo kung sino ang foolish man. The characteristic of foolish man. The foolish believer. Amen? Foolish believer. Mga mangmang. Walang alam sa salita ng Diyos. Kaya iba talaga ang may salita ng Diyos at walang salita ng Diyos. Amen? Yan makita natin yung number one yan. The characteristic of the foolish man. Dito rin sa ating babasahin. No? Dito rin natin makukuha ang mga puntos. Ano ba ang characteristic? Ano ba ang tawag yan? Ng description ng isang foolish man, ng isang mangmang na Kristiyano, kapatid. Meron bang mangmang na Kristiyano? Meron, sabi ni James. Minsan, ang sinasabi nating mangmang ay mga para sa hindi manampalataya. Pero sabi ni James, mayroon. Ang sabi rito, dito. At atin din babasahin. In verse 14, makita natin, ang katangian ng isang foolish man, ng isang mangmang na tao o isang Kristiyano, isang manampalataya. Ang sabi niya, but if he have bitter envying, yan ang number one. Envying. Envy. Yan po. Envy. At dinagdagan pa ni James ng bitter envying. Hindi lang basta-basta envy yan. Kaya sa Tagalog, inggit. Hindi lang basta inggit, bitter. Punong-puno ng inggit. Yan. Nagahari ang inggit sa kanyang puso. Yan po ang policeman. Bitter. Bitter. Yan. Galit, inggit. Yan. Yan ang katangian niya. Mahilig siya makipagpaligsahan. Kumpit. Kumpit. Yan. Mahilig siya mag-compare sa iba. Yan. Comparing to others. Competing to others. Mga kapatid, ang buhay natin dito sa lupa, hindi paligsahan, hindi payabangan, hindi, anong sa Tagalog yung comparing, yung halintulad sa iba. No? Kino-compare natin ang ating sarili sa iba. Amen. Every person has a unique personality. Hindi mo pwedeng i-compare ang sarili mo sa iba. Amen. Yan po. Yan po, bitter in being. Inggit. Ang nagahari sa taong ito ay punong-puno siya ng inggit. At ang inggit ay sumisira ng buhay, pumapatay. Amen? Marami nga namatay, namatay sa inggit. Expression nga, mamatay ka sa inggit. Yan po, ginagawa nilang expression. Amen? Mainggitin na Kristiyano. Dapat wala sa Kristiyano ang mainggitin. Amen? No? Ano ba ang mainggitin? Pag nakakita ng nakaangat, umaasinso, naiinis na yan. Yan po. Ayaw niyang malamangan. Yan. Ayaw malamangan. Kasi mayabang.
Oh, gusto niya ay siya lang ang purihin. Ang ganda naman ng bahay mo, ang ganda naman ng kotse mo. Ganon, kapatid. Pag wala nang magpuri sa kanya, yun. Mahilig mapagpuri. Yan. Yan. Ingit. Ayaw malampasan. Pag bumili ang kapitbahay ng flat screen na 24 inches, bibili yan ng 36 inches. Mas malaki. Kasi ayaw niyang malamangan siya. Pag bumili ang kapitbahay ng 8 feet na refrigerator, ang bibili niyan, 12 feet. Ayaw magpatalo ang ibig sabihin. Kaya gagawin niya yan kahit mangutang yan basta makabili, kapatid. Kaya inggit ang problema niya, kapatid. Yan. Gagawin niya ang lahat, kapatid. Hindi po yan masama. Makabili tayo ng mga ganyang mga bagay. Okay lang yan basta kaya ng ating budget. Ay kung mangutang tayo para ibili lang dahil nainggit lang tayo, gusto natin mapansin tayo, ay yan ay inggit lang. Inbay ang tawag yan. Sobrang inggit. Better in being. Yan. Dapat mawala sa Kristiyanong ganun. Showing, ang envying means showing resentment of others' possession or advantage. Amen? Advantage. Ayaw malampasan. Kaya nga, naging materialistic ang taong ito. Materialistic. Materialistic in nature. Mahilig mag-compare sa iba. Yan. Pag nakakita ng mga bagay, mabuti ka pa. Yan. Magla-like yan. Sana all. Sana all. Pag nag-post ka ng tibing, sana all. Mga kapatid, nanyan ang comment. Okay lang mag-comment tayo, pero wag walang kasamang inggit. Amen? Hayaan na natin. We need to enjoy what you have today. Para mawala ang inggit, anumang meron na binigay ng Diyos sa atin, i-enjoy mo na. Amen? Baka wala ka pa sa panahon. Amen? Kasi pag wala sa panahon, pipilitin natin ang isang bagay na hindi naman natin kaya, ang tawag dyan ay envy. Oo. Envy. Oo. Yan. Mahilig mag-compare sa iba. Yan. Yan po, envying. Envy. Number two, dito rin o, number two. Number two, ang sabi dyan, strife in your hearts. Strife in your hearts. Yan. Ano yung strife? Yan. Mayroong mga sama ng loob. Yan. Strife. Ibig sabihin, strife in your heart. Ang puso niya ay laging naghahanap ng strife, ng gulo. Yan. Ang meaning ng strife, lack of agreement or harmony. Yan. Mahilig ba tawag niyan? Mahilig kumontra. Oo. Hindi marunong makinig ng opinion ng iba. Mayroon siyang sarili. Self-righteous, self-ambition. Yan ang tawag niyan. Ibig sabihin ng strife, it can create division. No? Nagbabahagi. No? Divisive spirit. Divisive spirit. Yan. Nagbabahagi. No? Yan ang sabi. Ang sabi ni Proverbs chapter 6 verse 19, ang sabi ng Proverbs 6:19, sowing discord. Yan. Proverbs 6:19. Yan. Kita yung Proverbs 6:19.
A false witness that speak it lies, he that sow it discord among brethren. Yan po ang nature, strife. Ibig sabihin ng strife, sowing discord, sow discord among brethren. Ibig sabihin, itong taong ito ay mahilig magpuna sa iba. Mahilig magpuna sa iba. Ibig sabihin, criticizing others. Amen? Oo. Siya lang lagi ang matino. Yung iba, hindi na. Yan po. Critic. Critical spirit. Amen? Pag nagsalita yan, laging critic. Oo. Critic, criticism. Laging kumukontra. Kaya nakakasira yan ng samahan. Nakakasira yan ng pamilya. Nakakasira yan ng relasyon. Nakakasira yan ng pagkaibigan. Nakakasira yan ng simbahan. Kaya pangit po yun na pag-uugali. Yung strife. Yung strife. Laging critic ang nasa isip. Yan ay gawain ng isang mangmang. Mahilig magpuna sa iba. Amen. Ano sabi ng Matthew chapter 7? Matthew 7 verse 4. Na natin. Sa mga mahilig magpuna. Yan. 7 verse 4. Verse 3 mo na, no? Verse 3. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not beam is in thine own eye? Ibig sabihin, mahilig siya, nakikita niya ang iba, pero hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Mute. Nakita niya ang muta ng iba, pero ang sarili niyang muta, mas marami siyang muta. Amen? No. Kailangan ito magsalamin. Amen? Yan po. No. Kaya nga, sabi nito, or how will say to thy brother, pull out the mote out of thine hand, and behold, the beam is thine own eye? Thou hypocrite. First cast out the beam of thine own eye, and then thou shalt be clearly thou cast out the mote out of thy brother's eye. Amen? Ang sabi dyan, hypocrites, mapag-imbabaw. Sabi niya, una, tanggalin mo muna ang iyong muta sa iyong mga mata para maging malinaw ang iyong paningin. Yan. Yan. Bago mo tingnan ang muta ng iba. Amen. Malabo na pala ang tingin mo. Yan. Mote out of thy brother's eye. Ibig sabihin, bago ka magpuna ng iba, ay tingnan mo muna ang iyong sarili. Amen? Marami kang napupuna sa iba na marami ka rin palang puna. Critical spirit. Criticizing others. Hindi po maganda ang pag-uugali. Amen? Oo. Yan po, ano? Yan yung number two. O, number three. Number three, balik tayo doon. Number three, anong sabi dyan? Sa strife in your heart. Glory not. Hindi dapat nating ipagmalaki. And lie not against the truth. Lie not against the truth. Ano yun? Number three. Lying. Yung pagsinungaling. Hindi nagsasabi ng totoo. Aba, mga kapatid, mahirap itong taong ito mapagkatiwalaan. Amen? Kahit totoo ang kanyang sinabi, parang hindi ka maniniwala. Amen? Oo.
Mahirap. Mahirap ito ang taong lying. Oo. Nagsisinungaling. Ha, ano ang consequence ito? Nobody, one day, nobody will trust you. Wala na magtitiwala sa iyo kahit anong sasabihin mo, kapatid. Yan ang pinakadelikado. Honest tayo dapat. Honesty is the best, ano yan? Policy. Amen? Oo. Pag nangako ka, tuparin natin. Yan ang ibig sabihin yan. Be honest sa ating mga pangako. Kasi ayaw ng Diyos yung taong sinungaling. God hates lying. In Proverbs, balik tayo sa Proverbs. Ha? Proverbs 6. Ang bawat sinasabi ni James, mayroong counterpart sa kabila. Proverbs 6:17, ano? Sabi niya, God hates lying. Oh, 17. The proud look, magkasama mayabang, and a lying tongue. Oh, 6 things the Lord hate, 7 are abomination unto Him. Yan, ano yan? Kasama dyan na nagagalit ang Diyos sa mga taong sinungaling. Lying tongue. Yan. No. Yan po ang lying tongue ay hindi ang galing sa Diyos. Yan ay galing the father of lies is Satan. Yan ay puspos ni Satanas, kapatid. Amen? Nagagalit. Akala natin yung kunting pagsinungaling ay kunting bagay lang. Hindi po. God hates. It is an abomination unto the Lord. No, sabi ni Solomon. No. Natandaan nyo ba ang sa book of Acts chapter 5 verse 3, Acts chapter 5, dyan doon mga kwento niyan, the story of Ananias and Sapphira. Amen. Ano ang kasalanan ni Ananias at saka ni Sapphira? Bakit sila pinatay ng Diyos? Sabi ni Peter, but Peter said, Ananias, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the peace of the land? Bakit kayo, Ananias, ay nasapian ni Satanas na bakit kayo nagsinungaling, no, sa banal na espiritu, oh, na hindi nyo binigay ang inyong mga pangako? Kasi makita natin dito, no, binawasan niya ang kanilang commitment. May offering siya sa yero, binawasan. Oh. Kinausap na siya ng banal na espiritu na isang yero, hindi niya binigay. Ayun. Sample lang po yan, kapatid. Yun, anong nangyari? Oo. Pinatay sila ng Diyos. Nauna, si Ananias. At mamaya, konti, mga ilang oras ba dyan, nakalagay, dumating na naman si Sapphira. Kalilibing lang ni Ananias. Oo. Yan po, no? Ang nangyari. Kaya sinabihan siya ni Peter, bakit kayo nagsinungaling sa Diyos? After the space of 3 hours, grabe ang service ito, no? Nagsimula ng last 9, 10, 9, alas 12. Ano ba, tama ba? Alas 12, dumating si Sapphira. Patapos na ang service. Nailibing na si Ananias. Oh, yan, kapatid. Ano nangyari? Iyon. Namatay si Sapphira dahil sa pagsinungaling tungkol sa pera. Na dapat ang ibigay niya, dapat sa Panginoon, hindi niya ibinigay. Amen? Kaya nga dapat, kapatid, kung ano ang nasa Diyos, ibigay na natin. Ang tithes ay sa Diyos na yan, kapatid. Oo. Huwag nating i-convert yan sa ibang mga bagay. Oo.
Huwag mo nang ibayad yan ng kuryente, ng tubig, naku po. Oh, yan ang nangyari kay Ananias sa kasi sa pera. Sila ay namatay. Kapatid. Dahil sa pagsinungaling. Amen? Bakit sila pinatay ng Diyos? Para hindi na sila maparisan. Amen? Kaya nga kapatid, no? Ang hindi pagtupad at hindi pagbigay ng ating tamang offering, kapatid, yan ay pagsinungaling sa Diyos. Oo. Alam ng Diyos ang ating mga income. Alam ng Diyos yung ating mga kapirahan. Oo. Kaya bilang ng Diyos. Oo. Kaya yan, kapatid, lying, napakabigat na kasalanan. Oo. Yan ay gawain ng isang mangmang na Kristiyano. Amen? Yan. Mangmang na Kristiyano. Ano pang kasunod? Sensual. Balik na sa James. Sensual. Yan po ang gawain ng isang mangmang. Sensual. Ano itong sensual? Fleshly pleasure. Sensual. Unspiritual. Pag sinabing unspiritual, carnal Christian. Mahilig ito sa pleasure. Yan. Worldly. Yan. Mahilig ito sa kalayawan. Oo. Kalayawan. Yan. Worldly pleasure. Oo. Nagiinom pa ito ng alak. May hawak pa ito na alak. Amen. Oo. Pundador pa ang hawak. Amen. Oh, makakita ka ng Baptist, no? Makita ka ng Baptist na nagpo-post sa Facebook. Hawak niya ay isang pundador. Amen. Hindi siya nahiya, no? Pero nahiya siya sa Biblia. Amen. Oo. Pinagyabang pa. Naku po. Nakalungkot. Mag-antay-antay ka naman, kapatid. Amen. Nagagalit ang Diyos diyan, kapatid. Amen. Oh, pinagyabang pa eh. Oo. Oh. Ano ba 'yan? Kristiyano ba 'yan o hindi talaga? Baka hindi man talaga Kristiyano 'yan, kapatid. Makikita kasi, no. Sa kanyang buhay na hindi talaga siya tunay na mananampalataya. Amen. Oo. No, kasi may mga Kristiyano po talaga ay nagiinom ng alak. Meron nga akong kausap eh. Sabi niya, "Pastor, alam mo, kailangan din ng katawan ninyo ang alcohol." Oo. Ba'y nag-advise pa sa akin? Yun. Oo. Na-alcohol na siya. Kapatid. Oo. Eh, mga kapatid. Oo. Sensual. Ang mga pinupost sa Facebook, mga sensual. Isipin mo yan, Kristiyano ka, mag-post ka ng alak. Sensual ang tawag yan, kapatid. Kristiyano ka ay, ang pinupost mo ay mga artista. Oh, mga Korean drama ang pinopromote mo. Anong yan? Homosexual, live-in, ano pa? Wala, kapatid. Yan ay sensual, kapatid. Oh. Hindi dapat tayo magpo-post ng ganoon. Oh. May nagpo-post pa, mga Kristiyano na yan, ha? Naka-shirt. Amen. Ako po. Hindi dapat sa Kristiyano. Oh. Dapat ang ipopost natin yung mga Bible study. Amen. Ipopromote natin ang spiritual. Ipopromote natin ang Diyos. Huwag nating ipromote ang sensual. Amen. No. Mga soul winning, discipleship, yan dapat ang ating ipopromote. Kaya mga kapatid, no? Kaya ganyan tayo naging sensual. Bakit? Hindi tayo babad sa salita ng Diyos. Saan tayo nakababad? Cellphone. No? Hindi na natin mabitawan ang cellphone pag Bible na inaantok. Kaya anong pumapasok sa ating mga isipan, sa ating puso? Puro mga sensual, sexual immorality. Amen? What you eat is what you are.
Kaya kung anong pinupost mo, ibig sabihin, ganyan ka. Amen? Oo, nagpakilala tayo. Ang sabi ni James, you are policemen. Sensual. Immoral. Worldly. Yan po. Kasi ang pinapanood natin, mga sensual. Kaya mga kapatid, kung ikaw yung Kristiyano, ay dapat makonsyensya tayo. Kausapin tayo ng banal na Espiritu. Amen? Ano pa? Ano pa dyan sa verse na yan? Devilish. Sensual and devilish. Ba, mga kapatid, sa devilish pa lang, alam mo na kagad. Amen? Yan ay gawain ng Diablo. Gumagawa ng gawain ng Diablo. Oo. Yan. You are playing with the devil. Yan. Nakipaglaro ka sa Diablo. Devilish ang tawag. Anong tinignan ko sa dictionary ang word na devilish? Ang sabi dyan, going beyond a normal. Going beyond a normal. Ibig sabihin, hindi normal na tao ang devilish. Ibig sabihin, nasapian ito, may sapi. Amen? Devilish eh. Beyond a normal. Yan. Extreme. Yan. Yan ang Kristiyano. Ngayon kapatid, no? That's the work of the evil spirit. Evil work. That is evil work. Amen? Kaya hindi natin napapansin, amen? Mag-ingat tayo sa ating mga pinupost sa Facebook. Kasi nakikilala po tayo kung sino tayo. Ang pinupost pala natin ay mga evil work. Devilish ang tawag, sabi ni James. Devilish. Going beyond normal, hindi normal. Ibig sabihin ng hindi normal, may sapi ng Diablo. Kaya maraming mga Kristiyano, nasapian ng Diablo, kapatid. Hindi natin napapansin. At pag ganyan tayo, kapatid, wala na tayong gana sa salita ng Diyos. Amen? Sabi ng verse 15, kanino gawain yan, kapatid? But it is earthly. 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 Yan ay gawain ng makasanlibutan. Earthly. Ungodly. Devilish. Yan ay galing sa Diablo. Ano sabi dyan? Evil work. Sa verse 16, for where in being and strife there is confusion. Ang resulta niyan, kapatid, ay confusion. Ang bunga ay confusion. Mako-confuse ang mga tao sa atin. Confusion. And the author of confusion is no other than the devil. Amen. Mako-confuse ang tao sa atin. Ano ba to? Kristiyano ba to? Hindi. Parang hindi naman Kristiyano, pero nagsisimba sa Baptist. Kasi iba ang lakad. Lakad ng kamunduhan at lakad ng Diablo. Yan po ang policeman na sinasabi ni James, kapatid. Kaya kung mayroon man tayong ganyan, dapat i-repent na natin. Maging wise na tayong Kristiyano. Amen. Dito naman sa pangalawa, pinaliwanag ni James kung sino ang mga wise na mga tao. Amen? Kasi ang taong foolish, ang mga gawain niyan, sigurado ay galing yan sa Diablo. Pero mga kapatid, ang taong wise, that is from above, sabi ng Biblia. Verse 17, but the wisdom that is from above, galing yan sa taas. Walang iba kundi sa Diyos ang wisdom. Because wisdom is the source. The source of wisdom is God. The source of wisdom is Jesus Christ. Ano ibig sabihin, kapatid, ang taong may wisdom na galing sa Diyos? Una, first. Number one, no? First, pure. Amen? Pure. Yan ang point number one sa taong
maalam, marunong, may wisdom. Pure, malinis na pamumuhay. Namumuhay na mayroong kabanalan at katwiran ng Diyos. Maging malinis, maayos ang patotoo. Namumuhay sa salita ng Diyos, kapatid. Pure. Pag ikaw ay pure, ibig sabihin, ginagamit ka ng Diyos. Amen? Kasi ayaw ng Diyos ng taong marumi. Amen? Ang sabi ng 1 Timothy, 2 Timothy 2:21. Tingnan natin na. 2 Timothy 2:21. Sino ba ang mga Kristiyano na ginagamit ng Diyos? Yan. 1 Timothy 2:21. Ah, 2 Timothy 2:21. Ang sabi diyan. Ha? If a man therefore purges himself from this, shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Purges himself from this. Ano yung purges? Siya ay malinis. Oo. Holy life. Clean life. Para tayo magamit ng Diyos. Amen? No. Ayaw ng Diyos na tayo ay gamitin ng Diyos na tayo ay marumi. Amen? Kaya gusto natin magamit ng Panginoon. No. Purge himself. Mawala sa atin ang karumihan, kasalanan ng sanlibutan. Oh. Yan. Mawala sa atin yung pagsisigarilyo, pagdadrugs, mawala sa atin ang pag-iinom ng alak. Oo. Yan po. We need purity. Oo. Pure, kapatid. At kailangan natin maging pure tayo. We need the pure words of God. Pure words of God. Kaya nga mayroon tayong laging salita ng Diyos. Ibabad na natin ating sarili sa salita ng Diyos. Yan po. Yan po ang kailangan. Yan ang wise na tao. Mayroong pure, malinis na buhay. Holy life. Clean life. Number two. Ano pa? Peaceable. Yan. Peace. From the word peace. Ang inahanap lagi ay kapayapaan. Yan po. Anong sabi ni Paul sa Philippians 4:7? And the peace of God pass it all understanding. Amen. Oh, hindi siya magulo. Kasi ang mangmang laging magulo sa samahan. At ang ibig sabihin ng peaceable, naghahanap lagi ng kapayapaan. Yan po. Oh. Kasi ang mangmang, ang inahanap niyan ay gulo. Naghahanap ng gulo. Yan po. And number three, ang ibig sabihin niyan, gentle. Yan. Yan, gentle. Ano yung gentle? Mainahon. Oo, gentleness. Yan ay bunga ng banal na espiritu. Gentleness. Oo. Ibig sabihin, to listen anger. Yan din. Yan ang word na gentle. Ibig sabihin, hindi madaling magalit. Hindi madaling mainis. Oo. Kasi may mga taong madaling mainis. Yan po ay bunga ng kamangmangan. Kasi ang taong gentle, mayroong self-control. Spirit-controlled life. Spirit-led Christian. Yan po. Hindi siya masyadong, hindi laging mainit ang ulo. Hindi laging galit. Siya po ay pacifier, slow to anger. Oo. He knows how to handle situation. Yan po ang gentle. Oo. Hindi mo maharta na may problema. Amen? Gentle lang siya, kapatid. Oo. Yan. Mainahon ang kanyang espiritu. And number four, easy to be entreated. Ano naman ito? Easy to be entreated. Oo.
Ibig sabihin ng easy to be entreated, ability to learn and understanding. Madali siya makaunawa. Meron siyang spiritual discernment. Kaya ang taong itong easy to be entreated, madali ito malapitan. Approachable. Maayos na kausap. Maayos magtrato. Yan. Oo. Yan. He treat others. Yan. Nang maayos. Oo. Entreated. Easy to be entreated. Oo. Alam mo ba ang word na entreated? Means normal or healthy condition of mental abilities. Yan po ang word na entreated. Entreated. No, normal, healthy ang kanyang kaisipan. Amen? Maayos ang kanyang kaisipan. Matino ang kanyang kaisipan. Amen? Hindi magulo ang isip, kapatid. No, kasi pag nakausap mo ang magulong isip, naku po, delikado. Oh, hindi mo yan malapitan. Oh. Ang inahanap niyan, laging gulo. Oh. Pero ang taong easy to be entreated, leading to valid solution to problem. Yan po. Ang inahanap niya lagi sa problema ay solusyon. Hindi gulo. May mga tao, pag may problema, ang inahanap, gulo. Pag pumasok yung taong yan, lalong gumulo. Oo. Kasi hindi wise na tao. Kasi ang wise na tao, easy to be entreated. Yan. Easy to be entreated. Ang inahanap niya, naghahanap siya ng solusyon sa problema. Solusyon. I mean, yan ang taong wise. Oo. Ang taong fool, wala away ang inahanap. Gulo ang inahanap. Kaya maraming mga mag-asawa, iyon po, dahil sa problema, ang solusyon kaagad, hiwalayan. Isipin mo yan, kapatid, no? Ang hiwalayan ay sa labahan lang yan. Hiwalay ang puti sa dikolor kasi delikado. E konting problema lang, hiwalayan kaagad. Kapatid, hindi wise decision ang paghihiwalay. Oo. Kailangan yan ng wisdom, kapatid. Oo. That is foolish decision. Kung yan ang iyong mga solusyon, iwalay na lang tayo kasi hindi tayo magkasundo. Amen? Hindi tayo compatible. Hindi tayo pareho. Ay mga kapatid, ang babae at lalaki ay hindi pareho. Kaya nga tawag yan, opposite sex. Isipin mo ang lalaki at babae parehas, may problema yan. Kaya hindi kayo magkasundo kasi nga opposite sex. Magkaiba kayo. Iba ang balakang mo, iba ang balakang ng lalaki. Iba yung braso mo, iba ang braso ng lalaki. Hindi magkaparehas. Kaya hindi kayo magkasundo. Pero hindi ibig sabihin, maghiwalayan kayo. Ibig sabihin, magtulungan kayo. Be complement each other. Magtulungan kayo. Hindi kayo nagpaligsahan. Not competing each other, but completing each other. Yan po kasi, ano? Yan ang ibig sabihin ng babae. Complete. Kasi ang lalaki, incomplete. Gumawa ang Diyos ng babae to complete. Kaya, kompleto. Oo. Kasi hindi parehas. Oo. Sa design pa lang, hindi na parehas eh. Oo. Yan, kapatid. So, naging maliwanag sa atin, ang easy to be entreated. Yan. Laging hanapin ang solusyon, kapatid, sa problema. Hingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Yan ang easy to be entreated. No. Easy to be entreated. No. Yan. Number 5, full of mercy. Yan. Yan po pag sinagsama mo, full of mercy. Oo. Full of mercy. Mahabagin.
Yan. Meron siyang tinatawag na forgiving spirit. Full of mercy, ibig sabihin mapagbigay, mapagpatawad. Yan, forgiving spirit. Yan. Yan. And number 6, good fruits. Yan. Good fruits. Laging naghahanap, gagawa ng kabutihan. Yan, gagawa siya ng kabutihan. O, yan po, ang good fruits. Naghahanap lagi ng gawain para sa Diyos at para sa iba. Yan po, ano? Ang hinahanap niya lagi, paano maging blessing, paano makatulong, paano makapagbigay. Yan po, ang good fruits. No? Maganda yung moto ng mga kapulisan, ano? No? Ng ating provincial director, ano sabi niya? One good deed a day. Isang mabuting gawa. Isang araw. Amen? Napansin niyo mga post ng mga police? Good deeds. Kasi required po sila na one good deeds a day. Gumawa ka ng magandang bagay araw-araw. Ba, dapat sa Kristiyano, no? Hindi lang yan pang police. Dapat sa Kristiyano yan. Dapat gumawa tayo ng mabuti araw-araw. Amen? Yan po ang wise na Kristiyano. Yan. No, tayo sa number 7 na. Without partiality, wala kang tinatanging tao. Hindi ka selective, kapatid. Hindi ka namimili ng kausap, kapatid. You are a friend of everybody. Oh. Oh. Yan. Yan ang tawag na partiality. Yan. Number 7. Number ano? Number 8. Number 8. Number 8. Without hypocrisy. Yan. Without hypocrisy. Hindi ka nagkukunwari. Oo. Na Kristiyano. Kasi maraming Kristiyano nagkukunwari. Pag Sunday, Kristiyano. Damit, Kristiyano. Ugaling, Kristiyano. Pero pag Lunes, iba na. Iba na ang damit, iba na ugali. Kapatid, iba na ang kilos. Amen. Ngayon, kapatid, without hypocrisy, maging totoo tayong Kristiyano. Yan ang tao, yan ang Kristiyanong maalam sa salita ng Diyos. No? Kaya nga sabi niya sa last verse 18, in verse 18, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Doon sa mangmang, ang sabi niya, that the fruit is confusion. Malilito ang tao sa atin kung tayo ay mangmang. Pero kung tayo ay wise, ang bunga niyan, ang bunga ng righteousness, gumawa ng tama, kapatid, is sown in peace of them that make peace. Amen? Napaganda, no? Ng resulta ng kaalaman mula sa salita ng Diyos ay kapayapaan. Kaya magasik ka ng tama. Right. Gumawa tayo ng tama. Narinig ko rin yan sa motto ng mga kapulisan. Laging gumawa ng tama. Gumawa ng tama. Do what is right. Live what is right. Talk what is right. Magasik tayo ng kapayapaan. At mag-aani tayo ng kapayapaan. Amen. Yan po ang pinakamaganda na ito tayo ay mapayapang Kristiyano. Amen. Oo. Salamat sa Panginoon. Kaya dalawang bagay lang. Saan tayo dyan? Are we policemen or wise men? Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit. Salamat po sa mensahe. Pinakita ng ni James sa amin ang dalawang uri ng isang Kristiyano, isang mangmang na Kristiyano, at marunong at maalam na Kristiyano. Kaya bang tinututog ang panyaya, saan po tayo ngayon dyan? Pinaliwanag. Kung mayroon man sa atin sa isang karakteristik ng isang mangmang, bakit hindi natin ilapit sa Panginoon?
Nakikita yan sa ating mga gawa, nakikita yan sa ating mga post, sa ating mga Facebook, kung anong klaseng Kristiyano tayo. Why not come in the altar and confess our sins to the Lord? Are we sensual? Are we devilish? Are we in being? Lying? Strife in your hearts. Bakit hindi natin isuko yan sa Diyos? Mayroon tayong pride. Yan ay foolish man. Kasi ang wise man ay punong-puno ng pakumbaba. Humility. Sige po. Lumapit po tayo sa Panginoon. If the Lord speak to us through this message, why not come in the altar? Saan po tayo dyan? Itsuko na natin sa Panginoon yan. Sige po. Be wise believers. Hindi ka dyan mapayapa. Ang hanapin natin ay wisdom. True wisdom is peaceable. Mayroong kang kapayapaan pag mayroong kang kaalaman mula sa salita ng Diyos. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Diyos, makapangirin sa lahat. Thank you for your great message tonight, O God. Thank you for revival, Panginoon. Salamat po sa wisdom na pinag-